May bagong mga bulaklak at sinding kandila sa puntod ng Pinay OFW na si Julie B. Ranara ngayong Biyernes. Dumalaw ang kanyang pamilya para iparamdam sa kanya na kahit papano may nakamit ng hustisya sa nangyari sa kanya. Si Julie B. Ranara, ang OFW na ginahasa, pinatay, sinunog at tinapon ng katawan sa disyerto nito lamang Enero. Noong Pebrero pa siya nailibing pero para sa kanyang pamilya, sariwa pa rin ang sugat sa kanilang mga puso. Mayroon, tanggapin. Kinakaya na lang. Ayon sa Department of Foreign Affairs, 15 taong pagkakakulong ang hatol ng Korte ng Kuwait sa kasong murder laban sa 17 taong gulang na anak ng employer ni Ranara. Bukod dito, may 1 taon ding dagdag na kulong dahil sa pagmamaneho na walang lisensya. Ang problema pag umapela. Pag umapela yan, kasama yan yung damages. So, baka tumagal pa. Pero ang punto, hindi na absuelto. So, hindi na palaya. Hindi nakatulog ang ina ni Ranara na si Norlinda Cabiles nang malaman ang hatol ng korte kagabi. Masama ang loob niya dahil para sa kanya, kulang ang naging sentensya para mabigyan ng hustisya ang sinapit ng anak. Masyado mo naman pong mababa yata yung 15 years lang po eh. Kasi buhay po yung inutang nila sa anak ko eh. Pero nagpapasalamat na din po kami dahil napakabilis po ng mga pangyayari. Dumalaw sa pamilya Ranara kanina umaga sina Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak at ang administrator ng Overseas Workers Welfare Administration na si Arnel Ignacio. Naipaliwanag ko sa pamilya na sa kaso ng Salarin, minor de edad siya. Kaya't merong pag-apply dito ng juvenile criminal law ng Kuwait. Aalamin natin sa ating abogado kung ano pa nga yung legal options. Kung ikaw ay merong ginawang kasamaan, talagang hahabulin ka ng justice system and then at ang ating pamahalaan seryoso para sa pangangalaga ng ating OFWs. Ikinalugod naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging hatol ng korte at sinabing umaasa siyang magiging patas ang proseso ng apela at mananaig pa rin ang hustisya para kay Ranara. Nasa higit 200,000 pang Filipino domestic workers ang nasa Kuwait sa ngayon. Pero ayon sa DFA, marami na ang nagpatulong na makauwi ng bansa. Iba-iba dahilan, pero usually hirap sila sa employment conditions. We have good diplomatic relations with Kuwait. Pero yung the fact is yung employment conditions para sa ating kasambahay para sa marami hindi ideal eh. Umiiral pa rin ang deployment ban ng mga OFW sa Kuwait at bago ito tanggalin, sabi ng DFA, nais muna ng pamahalaang Pilipinas na repasuhing maigi ang labor agreement ng dalawang bansa para matiyak na wala ng OFW ang makakaranas ng pang-aabuso. Joyce Balancho, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.